Ang RMS Titanic ay isang barkong nakarehistro sa Britanya na itinuring na unsinkable o hindi lulubog dahil sa mga advanced safety features nito. Ang barko ay itinayo ng kumpanyang White Star Line, ang pinakamalaki at pinakamarangyang barko noong panahong ito, na ipinagmamalaki ang mga masaganang amenity para sa mga mayayamang pasahero nito. Ang barko ay may magagarang restaurant, 4 na elevator, swimming pool, gym, at beauty salon. Ito ay binuo ni Joseph Bruce Ismay, ang namamahalang pangulo ng White Star Line, at idinisenyo ng arkitektong si Thomas Andrews ng Harland and Wolff. Sila din ay kabilang sa mga nakasakay. Ito ay may sukat na 882 feet long, 92 feet wide, at may taas na 175 feet. Ang barkong ito ay kayang magsakay ng hanggang 46,328 tons. Para mabuo ang Titanic, kinakailangan din ng $7.5 million, na pag i-convert ito sa pera ngayon, ay aabot ito sa $166 million. Ang barko ay may 3,000 na manggagawa para lang matapos ang Titanic, at ito ay inabot ng 1 year and 2 months ang pagbuo dito. Ang Titanic ay may 16 compartments na may mga pintuan para hindi madaling makapasok ang tubig. Ang Titanic ay binansagan, The Millionaire Special, at ang captain nito na si Edward J. Smith ay tinawag na Millionaire Captains dahil sa kanyang katanyagan sa mga mayayamang pasahero. Si Captain Edward J. Smith din ang nagsabi na, kahit ang Diyos ay hindi kayang palubugin ang barkong ito. Maraming prominenteng tao ang nakasakay sa barko, isa na dito si British journalist William Thomas Stead, kabilang din dito ay si John Harper, isang bayaning pastor. Ang Titanic ay naglayag sa unang pagkakataon mula sa Southampton, England, patungong New York City noong April 10, 1912. Mayroong halos 2,200 na tao sa barko, at 1,300 dito ay mga pasahero. 4 na araw ang nakalipas, noong April 14, 1912, bandang 11:40 ng gabi. Ang Titanic ay nasangkot sa malaking trahedya, at ang barko ay tumama sa iceberg sa kalagitnaan ng Atlantic Ocean, na naging sanhi ng paglubog nito. Nang tignan ng mga tauhan ang diferensya sa loob ng barko, nakita nila na ang mga kompartmento ay nasira. Kaya napilitan silang mag-evacuate, at inuna nilang isakay ang mga babae at mga bata sa lifeboats. Mayroon lamang 20 na lifeboats ang barko. Alam mo bang habang nagkakagulo at natatakot ang mga tao, may isang lalaki na nagngangalang John Harper, isa sa mga bayani ng mga oras na iyon. Si John Harper ay ipinanganak sa Nayon ng Houston, Scotland, noong 1872. Siya ay isang biyudo at personal niyang tinanggap ang pananampalatayang Kristiyano sa edad na 14 at nagsimulang mangaral sa edad na 18. Siya ay 39 years old noon at isang pastor ng Walworth Road Baptist Church sa London. Kasama niya ang kanyang 6 na taong gulang na anak na babae na si Annie Jessie Harper, at ang kanyang kapatid na babae na si Jessie Leach. Si Harper ay naglalakbay sa Chicago upang mangaral sa Moody Church. Habang tinatawag ang mga pasahero para lisanin ang kanilang mga cabin, binalot ni Harper ang kanyang anak sa isang kumot at sinabi, "Magkikita ulit tayo anak balang araw." Pagkatapos ay binigay siya sa mga tripulante. Tumanggi siyang sumakay sa lifeboat sa tabi ng kanyang anak na babae at kapatid na babae, sa halip ay nanatili sa barko upang mag-alok ng kaligtasan sa mga pasahero. Matapos makitang ligtas ang anak at kanyang kapatid na sumakay sa lifeboat, tinanggal niya ang kanyang life jacket at ibinigay ito sa iba pang pasahero na walang suot na life jacket. Alam ni Harper na ang mga mananampalataya ay handang mamatay, ngunit ang mga hindi paligtas ay hindi pa handa. Pagkatapos ay tumakbo si Harper sa deck at sumigaw na nagsusumamo sa mga tao na magbalik loob kay Kristo, at nang lumulubog ang barko, tinawag niya ang orkestra ng Titanic na tumugtog ng Nearer May God to Thee. Pagkatapos ay lumuhod siya at itinaas ang kanyang mga kamay sa panalangin, at nagpatuloy siya sa pangangaral ng Ebanghelyo habang lumulubog ang barko. Noong April 15, makalipas ang halos 3 oras, pagsapit ng 2:20 ng madaling araw, ang barko ay tuluyan ng lumubog. Tumalon si Harper sa nagiyelong tubig na may salbabida, at mabilis na lumangoy sa lahat ng taong kanyang maaabot. Nagsusumamo siya sa kanila na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos, sa sobrang ginaw ay nagkaroon ng hypothermia si John at lumubog sa ilalim ng tubig. Makalipas ang 4 na taon nang ang mga nakaligtas sa Titanic ay nagtipon sa Canada upang ibahagi ang kanilang mga karanasan. May isang binatang Scotsman na nagngangalang Agila Webb ang tumayo sa isang pulong at nagbigay ng sumusunod na patotoo. Sinabi niya na, "Ako ay isa sa mga nakaligtas sa Titanic.
Noong ako ay palutang-lutang sa karagatan na may salbabida, dinala ng tubig si Mr. John Harper malapit sa akin. Kinausap niya ako at nagtanong nang naligtas ka na ba? Ang sabi ko ay hindi, na may halong naguguluhan na sagot. Sumagot si Harper nang maniwala ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka. Inalis siya ng mga alon sa harap ko, subalit ay bumalik siya pagkaraan ng ilang sandali, at sinabi niya, ligtas ka na ba ngayon? Hindi, sabi ko, dahil hindi ko masasabing ligtas na ako. Muli niyang sinabi, maniwala ka sa Panginoong Hesukristo, at maliligtas ka, at di nagtagal pagkatapos niyang umalis, naniwala ako, at tinanggap si Jesus bilang aking tagapagligtas. Ako ang huling napagbagong loob ni John Harper. Tila nais ng Diyos na ibahagi ang kamangha-manghang patotoo ni Webb, dahil 7 tao lamang ang kinuha mula sa nagyayalong tubig ng gabing iyon upang sumama sa mga nakaligtas sa mga lifeboat. At si Webb ang isa sa kanila. Sa Hollywood movie ng Titanic, walang sinabi tungkol kay John Harper, ngunit isa talaga siya sa mga dakilang bayani ng Titanic. Siya ay nagmamalasakit sa mga kaluluwa ng mga tao kahit siya ay nahaharap sa pagkalunod at kamatayan. Siya ay isa lamang sa 1,300 na lalaking matapang na namatay sa Titanic, at marami sa kanila ang nagbuwis ng kanilang buhay upang ang mga babae at bata ay maligtas. Sa 2,208 na kataong sumakay sa Titanic, 705 lamang ang nakaligtas, at pinaniniwala ang nasa 1,500 na katao ang tinatayang namatay sa trahedyang ito. Ang kanyang anak na si Annie Jessie ang naging pinakamatagal na nabuhay na Scottish Titanic na survivor at namatay noong 1986. Alam mo bang may isang liham na isinulat si John Harper noong April 11, 1912, 3 araw bago mangyari ang trahedya. Isinulat niya ito sa Titanic Stationery at ipinadala mula sa Queenstown, Ireland, nang kumuha ang Titanic ng mga pasahero noong araw na iyon. Ito ay naibenta sa isang online auction ng Titanic memorabilia sa halagang $52,000 o pag i-convert sa pesos ay 2.9 million pesos. Ito ay ginanap sa Wiltshire, England noong November 14, 2020. At isang pribadong kolektor ang nakabili ng letter. Ang liham ay tungkol sa buhay sa barko at nagpapasalamat sa kanyang kaibigan at kasamahan sa simbahan na itinatag ni Harper noong 1897. At ito ang buong nakasulat. Alam mo bang ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang tunay na sanhi ng paglubog ng barko ay hindi pagbangga sa yelo kundi apoy. May isang journalist na nagngangalang Senan Moloney ang nag-google ng 30 years upang tuklasin ang bagong kaalaman patungkol sa trahedyang kinasangkutan ng Titanic. Siya ang nakadiskubre ng isang maitim na parte sa gilid ng barko na nasa 30 feet ang laki. Napansin niya ito nang sinuri niya ang larawan ng barko bago ito umalis sa karagatan. Para magkaroon ng ganitong kalaking sunog sa parte ng barko, tinatantyang nasa 1 linggo hanggang 3 linggo na itong nasusunog bago ito mapansin ng mga trabahador sa barko. Ayon sa mga eksperto, paniguradong mahina ang mga bakal sa parteng iyon ng barko. Kaya nang bumangga ito sa iceberg, ay agad nitong nabutas ang gilid ng barko. Kung hindi daw sa sunog na iyon ay hindi masyadong maapektuhan ang barko sa pagtama nito sa yelo. Alam ng management ng barko ang patungkol sa nangyaring sunog, at alam din nila na hindi dapat naglayag ang Titanic ng araw na iyon. Subalit kung hindi natuloy sa paglalayag ang barko, ay malulugi ang mga nagmamayari ng barkong ito. At nasold out na ang lahat ng tiket sa Titanic, dahil gusto ng karamihan na isa sila sa unang makasakay sa pinakamalaking barko ng panahong iyon. Ano nga ba ang matututunan natin sa kwento ng Titanic at kay John Harper? Sabi ng mga namamahala sa Titanic na, kahit ang Diyos ay hindi kayang palubugin ang barkong ito. So, pinalubog ba ng Diyos ang Titanic? Hindi ko sinasabing sinadya niya ito, ngunit pinahintulutan niya itong mangyari. Ang aking konklusyon ay ang pagmamataas, pagyayabang at kahambugan ay nauna bago lumubog ang barko. Dapat tayong maging maingat sa ating mga salita. Ang mga salita ay maaaring maglaman ng buhay o kamatayan. Ang pagigiit na ang barko ay hindi lulubog at ang lakas ng loob na sabihin na kahit na ang Diyos ay hindi mapapalubog ang Titanic, ay ang pinakalapastangang bagay na kanilang ginawa. Hindi tayo maaaring makipagtalo sa Diyos at kung naniniwala tayo sa Diyos, kailangan nating matakot sa Kanya. Sa Biblia ay maraming verse kung saan tinututulan ng Diyos ang mga palalo at mayabang. Sabi sa Kawikaan 17 verse 19, ang taong gusto ng kasalanan ay gusto rin ng kaguluhan. At ang taong mayabang ay naghahanap ng kapahamakan. At kay John Harper naman ay hindi siya sumuko na ibahagi ang mabuting balita na may kapangyarihang magligtas at magbago ng tao. At dahil sa kanyang kahandaang sumunod, ay binibigyan naman siya ng lakas ng loob ng Diyos.
Lumangoy si John Harper sa ibang tao, na halos 200 o 300 tao, noong gabing iyon, para lang ibahagi si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Alam ni John Harper na ipinagkatiwala ng Panginoong Jesus sa kanya ang mensahe ng kaligtasan at ito ay kailangan niyang ibahagi sa iba. Pero para magawa niya ito ay kailangan niya ng tapang at pananampalataya. Kung ikaw ay tagasunod ng Panginoong Jesus ay itanong mo ito sa sarili. Kailan ka humingi ng lakas ng loob sa Diyos at nagbahagi ng mabuting balita sa mga taong mahal mo at nakakasalamuha sa araw-araw? Narealized ko na hindi lang kay John Harper pinagkatiwala ang mensahe ng kaligtasan kung hindi pati sa atin. Maaaring natatakot kang ma-reject pero kailangan nating maglakas loob na gawin ito. Kapatid, walang masama sa pera, walang masama sa pagiging mayaman o paghahangad na makapunta kung saan saan. Pero kung iyan ang nagiging sentro ng buhay mo, iyan ang nagiging priority mo ay dapat mong maintindihan na ang mga bagay na yan ay walang eternal value unless na ginawa mo iyan para sa karangalan ng Diyos. Kaibigan, ito yung tandaan mo na tanging ang mga bagay lang na ginawa mo para sa Diyos ang mananatili sa eternity. Ito lang ang mga bagay na madadala mo sa langit. Huwag kang matakot mag-alay ng buhay. Isipin mo lagi na ang buhay mo ay hindi patungkol sa iyo kung hindi ito ay patungkol sa Panginoong Jesus na naghahangad na maligtas ang mga naliligaw. Kaya kung kailangan mong malunod, masaktan, mapahiya, pagtawanan ay gagawin mo pa din kung ano ang pinapagawa sa iyo ng Diyos, dahil ang buhay mo ay hindi na para sa iyo simula nung sumuko ka na sa Panginoong Jesus. Kaya nga mga kapatid, isama mo ang Diyos sa iyong plano, sa iyong mga balakin, dahil meron pang susunod na buhay pagkatapos natin mawala sa mundong ito, at kailangan natin itong paghandaan. Kapatid, kung aaminin mo sa Panginoong Jesus ang iyong kasalanan, at mananampalataya na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus ay lilinisin ka niya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Bibigyan ka din niya ng karapatang maging anak niya at magamit sa kanyang kaharian. Kahit nasaan ka ngayon ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa kanya ng buong puso, "Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon ay binubuksan ko na ang aking puso. Manahan ka sa akin at manguna sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan, baguhin niyo po ako at gamitin para sa inyong kaharian. Amen." Maraming salamat at God bless.